Gaano kalakas ang iyong pananalig na malalagpasan din natin ang COVID-19 pandemic sa tulong at awa ng Diyos? Purihin ng Diyos sa panghuling araw ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang mga unang martir ng simbahan ng Roma. Sa aming mga kasapi ng Pauline family na itinatag ni Blessed James Alberione, pinagkaluban kami ng espesyal na pribilehiyong ipagdiwang sa araw na ito ang kapestahan ni San Pablo Apostol. Kaya binabati ko ng Happy Feast Day ang mga kapatid kong pari at brothers ng Society of St. Paul, Daughters of St. Paul, Pious Disciples of the Divine Master, Pastorelli Sisters, Consecrated Lay Missionaries, Pauline Cooperators, at iba pang kasapi ng Pauline Family. Magalak tayo at magdiwang at pasalamatan natin ang Diyos kay San Pablo Apostol na ating patron at huwaran sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda ng puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sumakay si Jesus sa bangka at sumunod sa kanyang mga alagad niya. Walang ano-ano'y nagkaroon ng malakas na bagyo sa lawa at parang matatabunan na ng mga alon ang bangka. Ngunit tulog si Jesus. Ginising siya nila na sumisigaw. Panginoon! Saklolo! Mamamatay tayo! At sinabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kayong napakaliit ng paniniwala. Bumangon siya at inutusan ang mga alon at hangin at tumahimik ang lahat. Nagulat ang mga tao at sinabi nila, anong klaseng tao ito? Sumusunod sa kanya pati ang hangin at dagat. Sa mabuting balita ngayon, natunghayan natin ang sobrang pagkatakot ng mga alagad na magkaroon ng malakas na bagyo sa lawa at halos matatabunan na ng mga alon ang bangkang kanilang sinasakyan. Sumigaw sila, ginising si Jesus, Panginoon, saklolo! Doon ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at inutusang tumahimik ang mga alon at hangin. Mga kapatid, mahalaga sa isang tao ang magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. Ito ang magsisilbing gabay at tanglaw natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon sa gitna ng mabigat na pagsubok sa buhay. Kung ang relasyon natin sa tao ay nangangailangan ng panahon, ang relasyon natin sa Panginoon ay binubuo din ng mahabang panahon. Maglaan tayo ng panahon na magbasa ng Biblia. Hindi natin lubusan makikilala si Jesus kung hindi tayo magbabasa ng aklat ng kasulatan. Ang pagbasa ngayon ay isa sa mga Bible verses na lagi kong binabalikan, lalo na kapag dumaranas ako ang aking pamilya ng mabigat na suliranin. Sa aking munding dasal mula sa puso, binabanggit ko kay Jesus ang katagang ito. Panginoon, huwag mo pong itulot na igupo ako ng suliraning aming nararanasan. May kakaibang damdamin sa aking puso kung ako'y tumatawag sa Diyos. Nababawasan ang mabigat na pasanin sa puso. Nababawasan ang takot. Nababawasan ang pag-aalala. Ang buhay natin dito sa mundo ay tulad nga ng manlalayag sa dagat. Dapat ay handa tayo sa maaaring mangyari. Lumakas man ang alon sa dagat o dagat ng ating buhay, tumawag tayo sa Panginoon. Kumapit tayong lagi sa Kanya. Amen. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. Sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap
na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lawrence ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang kung pinanghihinaan ka na ng loob at nawawala ng pag-asa dulot ng pinagdadaan ng pandemya. Balikan ang mga karanasang iniligtas ka ng Diyos. Kung iniligtas ka niya noon, hindi ka ba niya kayang iligtas ngayon? God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Thank you.